Talaga may katigasan siya. Pasensya na po kayo mga kautol, yun po talaga ay kasama po sa trabaho namin. At syempre bago po namin gawin yon ay pinag-usapan na po namin yung mga kautol. Pasunduan po namin yun. Yan, lalagay na po natin dito sa ating kandule. Wow! Diba? Diba? Sana yung lansa. Masarap nga. Masarap sa'yo eh. Kita nyo naman po yung mga kautol. So okay. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kautol. So welcome po sa aking panibagong vlog ngayong hapon. So ngayong hapon mga kautol, nandito na po ako ngayon sa Kubo, no? So karugtong lang po ito ng vlog ko kanino umaga mga kautol. So ngayong hapon mga kautol, tayo po ay magluluto nitong ibinigay, no, ni Paring Kanoy TV. Itong isda po na ito ay isdang kanduli. Yan, shout out kay Paring Kanoy TV. Maraming salamat sa pagbigay mo nito pare. So, yun mga kautol, no? Medyo malansa po talaga itong isda na to mga kautol. Kaya gagawa natin ang paraan, no? Para matanggal yung kanyang lansa. So, ngayong hapon mga kautol ay magluluto tayo ng ginataan na kanduli, no? At syempre lalagyan natin siya ng luyang dilaw. So, yan po yung ating luyang dilaw. At syempre may nakaredy na po tayong niyog. Binalatan na po nito ni Kadede. Itong dalawang perasong niyog. So ngayon po mga kautol, umpisahan ko na po ang paglinis muna dito sa ating isdang kanduli. Yan, shoutout po kaya Paring Kanoy TV. Yan. So lilinisan po muna natin siya ng mabuti. Itong ating isdang kanduli mga kautol. No? So ito na po yung ating nabiling ano, mga kautol, sangkalan. Yan, kita po ba ninyo? So ito po yung ating sangkalan na nabili po doon sa Maylipa. So umpisahan na po natin. Tatanggalan po muna natin siya ng dito ka. Ayan. So nung nasa Lipa po pala ako mga kautol, ay pumunta daw po si Paring Kanoy dito, no, sa Kubo, no? At timing na wala po kami ni ano dito, ni Utol Kapanalig din. So nandito naman po ang Tatay Roman. So si Tatay Roman po ang tumanggap nitong isda na to mga kautol. Ayan. At syempre binigyan rin po sila Tatay Roman ng tilapia, kasi may kasama po itong tilapia. May pulang tilapia na kasama. So first time ko makakita ng ganung klaseng tilapia mga kautol, no? Ang pula na tilapia. So bali ano to mga kautol, 5 piraso. So yung dalawa itinabi ko siya dahil balak kong isigang siya sa mga susunod na araw, no? Gagawin ko siyang sinigang. Sisigang ko na may sinigang sa miso. Ayan. So natanggalan na po natin siya ng natanggalan natin siya nito. Matigas po eh. Tinik. Ayan. Diba? Susubukan kong ano to, lutuin. No, kasi sabi nga po ng iba mga kautol, ito po ay napakalansa, malansa nga po itong isda na ito. So gagawa natin ang paraan para matanggal yung kanyang lansa. So sila tatay, hindi rin sila nangangain ito, no? O subukan kong lutuin at papatikman ko sa kanila mamaya kung okay ba sa kanila, at kung hindi naman ay ayos lang, no? Yan. Tanggalin natin yung ang tigas ah. Ang ganda nga nitong nabili kong ano, sangkalan mga kautol. So pag uwi ko, bibili rin ako ng 2 piraso kasi gagamitin ko nga po dun sa ano, pag nag binyaga, no? Siyempre maganda yung meron tayong mga gamit na doon para hindi na tayo manghiram mga kautol. Yan. Ayan na siya. Patuloy lang natin ito. Wala. At syempre ito rin.
So natanggalan na natin siya ng itong palikpik niya tsaka yung bituka. So ngayon gagawin natin, gagayatin na naman natin siya mga kautol. Ang tigas nga pala talaga nito. Medyo matigas talaga siya. Linisan natin mabuti. Kasi first time ko rin po magluto nito. O titingnan natin mamaya kung anong kalalabasan itong ating ilulutong isdang kandule. Yan. Diretso na natin dito yan. Pero sa tingin ko ay maganda yung karni niya mga kautol. So ang gagawin ko po dito, halbusan ko muna siya mga kautol. Yan. Halbusan ko siya na may merong luya, may kasamang luya, para sigurado matanggal yung kanyang lansa. At dati po kasi nung nabotas ako mga kautol, nung malakas pa yung lola ko, nagluto siya nito, nitong isdang kanduli. Tapos yun nga po, isinigang niya sa may ano, sa bayabas. So masarap rin naman siya. So ako first time ko makaluto nito, kaya syempre susubukan ko rin. Ibang pamamaraan naman, ang gagawin ko dito ay ginataan. Gagataan natin siya. Parang ano siya, yung hitong ano. Ito kasi dito yung kanyang tinik, tapos parang may tinik pa to dito eh, magkabilaan. Yan. So ang hito naman, normal na ano ng hito dito. Yan, magkabilaan. So ito meron siya dito sa taas, sa kanyang likod. Yan. So tatanggalan na natin siya ng bituka. Yan. Tanggalin natin yung kanyang mga dugo-dugo, syempre. Yan, shoutout kay Paring Kanoy TV. Maraming salamat sa iyo, pare. Diba? Alright. Eh, parang hindi ko nala tanggalan ng hasang yung isang yun. Hindi nga. Yan. Hindi ko pala natanggalan ng hasang yung isa. Pero sa tingin ko mga kautol, depende lang kasi sa pagluto talaga, eh, no? At syempre, pag mga ganitong klaseng ano, mga medyo balansang isda, dapat talaga dito ano mo, damihan mo yung luya, kasi isa na po yung luya sa nagpapatanggal ng lansa. Pero ang gagawin ko nga po dito mamaya, ihalbusan ko muna talaga para sigurado. Tapos igigisa lang natin siya sa luya, sibuyas at luyang dilaw syempre, at bawang. Yan. At syempre lagyan siyang gata at lalagyan natin siya ng sili. Damihan natin yung sili para masarap. Okay. So tamang-tama lang to kasi ano lang, tatatlong piraso lang po ito. At dadalawa lang naman po kami dito ni Kadede. At syempre pag pumunta ang tatay dito mamaya, makakatikim rin po siya, siya nitong ano na to, kandule. Yan. So natanggal na po natin yung hasang tsaka bituka. So ngayon gagayatin na po natin siya. Yan. Talaga may katigasan siya. Yan. Hop. Ayos. Linisan natin siya ng maayos para siguradong hindi malansa ating lulutuin. Yan, liyatin na natin to. Okay, manilaw-nilaw yung kanyang laman eh. Oh, yung karni niya. Tingnan po ninyo siya mga kautol, manilaw-nilaw yung laman niya.
Isa pa. Ayan. Ah, isa na lang. Ay, tutulin ko pala muna ito. Hindi ko pala natanggal yung ano nito. Yung kanyang hasang. So maganda po talaga pag ano pala, pag yung sangkalan ay kahoy. Yan siya, oh. Talagang matibay siya, mga kautol. Yung chopping board, ilang chopping board namin nasira dito, bali tatlo na, eh. Ayan. Ayan, so lilinisan lang natin siya ng mabuti. Sa paglinis lang naman yan, eh. Basta malinis ang pagkaluto. Nice, nice yan. Parang ano rin to, mga kautol, katulad nung isdang ano yung tawag, yung imelda, yung isdang imelda, mga kautol, parang ganun rin yun, eh. Malansa rin siya, eh. Pero yun nga po, depende sa pagluluto, lalo na pag inano mo siya, sinigang na may miso, sarap rin yun. Isa rin yun, mga kautol. Diba? Yan, malinis na. Isa na lang. Yan. Tanggalan muna natin siya ng yan, talagsik. Yan. Diskarte lang yan. 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 Diba? So, nung nakaraan kasi, mga kautol, niyaya kami ni Paring Kanoy TV na bumalik nga po sana doon. Kasi balak po namin mga ano, mamingwit nitong isdang kanduli. Kasi marami talaga ito doon sa may, ano, mga kautol, eh. Sa may lawa, no, ng Taal. Doon sa may Talisay. Ayan. Ang ganda ng laman niya, eh. Manilaw-nilaw. Excited na akong lutuin. Mas lalong maninilaw to mamaya pag nalagyan na siya ng ano, na-absorb niya yung luyang dilaw. Yun. Tsaka yung iba po kasi natin mga ano, mga kautol, iba natin mga kababayan, talagang hindi sila kumakain nga po ni talaga nitong isdang kanduli, dahil nga po yun nga po sabi nila yung malansa. Sa akin naman, siguro depende rin naman sa ano, pagluluto talaga yun. Basta malinisan mo lang ng maayos, saka malagyan mo siya ng ricado ng pampatanggal ng lansa. Diba? Titingnan natin mamaya kung kakain si Kadede o hindi. No, Kadede, no? Pre? Kakain ka kaya nito? Oo naman. Oo daw, kakain daw siya. Tingnan natin mamaya. Ayan. Ha? Aba, syempre, pagluluto kita ng masarap. Yung walang lansa talaga. Ito pa. Maniwala ka sa akin, siguradong kakain ka nito mamaya. Iyon. Diba? Alright. Ayan. Ayos. Tanggalin na ulit natin yung hasang. So puputulin na natin siya. Next. Yun. Biyakin natin to. Masyado malaki.
Alright, so yun nga po mga kautol, at natapos na nga po natin malinisan, at syempre nagayat na po natin yung ating isdang kandule. So yan na po siya mga kautol, oh. So linis na po yan. So meron po tayo nakareding luya dyan. Iyan, so gagayatin po muna natin itong luya, kasi ito pong luya ay gagamitin po natin sa pag halbos po dito, no? Sa ating isdang kandule. Ayan, i-chop muna natin siya. Alright, ang sarap talaga mag-chop, basta maganda yung basta maganda yung ano, yung sangkalan, di ba? Maganda bang sangkalan natin, pre? Ganda. Sabi ko sa'yo eh. At syempre, ang kahayan. Ano yan? Sampalok. At syempre mga kautol, may nakaredy na po tayong tubig dito sa ating kawali. At nilinisan ko na po yung kanina. Bubuksan na po natin yung ating tangke ng gasol. Yun. Diba? Alright. So ang gagawin natin ngayon, ilalagay po natin yung ating isdang kandule. Maraming salamat kay Kadede. Alright. Lagyan natin siya. Diba? At ilalagay rin po natin itong luya. Itong pampatanggal ng lansa. Ayan. Diba? Ayan. So, hayaan muna natin siyang kumulo mga kautol, no? Halbusan muna natin yung ating isdang kandule. Alright. Alright. So, yun po mga kautol. Nire-ready ko na po yung ating mga ingredients. At syempre si Kadede. Maraming salamat kay Kadede sa pagkayod ng ating panggata. Wow. Panggatang niyong. Ang laki ng ano ah. Sabi to? Tumbong. No, tumbong. Ayan. So, yan mga kautol. At binabalatan ko na po yung ating bawang. Ayan. Maganda talaga pag ano eh. Maganda rin yung sangkalan. Diba? Tanggalan natin ng balat. Ayan. Shoutout pala kay ate dun sa binilahan ko rin itong ating sangkalan, bagong sangkalan. Kaya magiging lasa ng ating kandulo na to. Siyempre, sasarapan natin yung mga kautol para kumain si Kadede. Hindi pwedeng hindi siya kumain. Kailangan sarapan natin para kumain siya. Kasi pag hindi niya nagustuhan, ako po, ako lumag-isang kakain nito mamaya. Nakikita kong parmihinuhog sa bibig, nagbubutas, ano? Ha? Nagbubutas sa mga pupit. Ay, ito nga yata. Yeah. So, balatan na po natin. Chachap na natin siya ngayon. Ayan. Panggisa sa ating isdang kandule. Wow. Diba? Okay. Ilagay na po natin dito, ilagay na po natin siya dito sa ating plato. Iyon. At susunod po natin yung sibuyas. Yan. Okay na yan. Wow. So yung ating mga drum mga kautol ay nandito pa rin. At inistakan pa ni Kadede ng tubig dahil nga po nasira pa yung aming gripo. Kaya hindi pa po pwedeng palitan kasi malakas pong pressure. Pag nawala na naman po ng ulit ng tubig, tsaka namin po siya papalitan. Oy! Ano nangyari? Tingnan natin. Yung ating hinalbusan. Yun! Wow! So okay na yan. Patayin na natin siya. Alright. Yan. Kumulo na. At hugasan natin siya ulit mamaya mga kautol, no? So ipagpapatuloy lang po natin yung ating pag-chop ng ating mga sibuyas. Yan.
Sunod po natin ang luya. Isa rin sa mga nagpapatanggal na lansa. Okay. At ang luya. Okay. Okay na to siya. At syempre, susunod na po natin yung ating luyang dilaw. Wow, ang ating luyang dilaw. Check na rin natin ang ating luyang dilaw. Natatakam ka na ba, pre? Oo. Oo na. Ha? Amoy ko na. Naamoy mo na ba? Kakain ka talaga ganun. Hindi pwede, hindi ka kumain. Sarap yan. Tikman mo na lang mamaya pag naluto na. Ayan. Siyempre, hindi ko na malulutuin nang hindi masarap yun. Iba na ako ito. Ayan. Lihatin lang natin siya ng haba. Yung ating luyang dilaw. Kailangan natin magsipag, mga kautol, di ba? Dahil lang ilang araw po tayong wala tayong masyadong upload. Yan. Kaya ngayon, maghapit tayo para may mapanood po yung ating mga minamahal na mga subscribers. Grabe ka naman, no? Tatlo na ba? Yan. Diba? Okay, malapit na matapos. Ang bango ng luyang dilaw, mga kautol. Mas okay pang ganyan mo siya. Wow. Ang bango. Okay. Iniinom po ngayon po yung ganyan. Ha? Iniinom po. Yung luyang dilaw? Oo. O, diba? So, yan na po siya, mga kautol. Yan na po yung ating luyang dilaw. Ating luya na puti. Yung sibuyas, tsaka bawang. Siyempre, yan po yung kinain ni Kadede. Pipigyan po natin yan mamaya. At siyempre, ito na po yung ating hinalbusan. Yun. So, hugasan po natin siya ulit para siguradong matanggal ang lansa. At talagang napakasarap para maglaway si Kadede mamaya. Ayan. Kailangan kumain ka nito dahil sa sarapan ko ang luto. Siyempre mga kautol. Ano talaga? Kailangan masarap ang luto. Ayan. Sana yung ating magic pot holder. Ano siya? Tatapon muna natin yung sabaw na mainit. Yan. Wow. Lagay na natin. Ooh. Oh, bango. Huwag na nating sayangin ang panahon, mga kautol, habang bata pa. Banat na ng banat. Diba? Ayan na po siya. Yan. Ayan. Hugasan muna natin siya, mga kautol. Wow. Ayan. Diskarte dyan. Para matanggal ang lansa, halbusan. Di ba, pre? Oo. Oh. Diskarte dyan. Oh. Tingnan ko lang kung malansa pa yan mamaya. Lalo na pag nagisa na yan sa ano, mga Ricardo mamaya. Naku po, tapos may luyang dilaw. Wow! Tapos may gata siya. Nakaw!
baka sabihin mo ay ano, ang sarap pala nito, kautol. Wow. Diba? Hmm. Diba? Pag naluto na, tapos may isang bilog ka, mga kautol, naku po, napakasarap. Ha? Isang bilog. Eh, isa pa. Sabukan natin ulit ng isa para siguradong matanggal yung lansa. Diba? Wala talaga yung kalansa-lansa yan. Diba? Yan, isa pa. Isang hugas pa. Ayokong mapapahiya sa kaibigan ko eh. Teka, dede. Yun. Asan pa natin yan? Okay. So ito po'y pang 10 hugas na, mga kautol. Joke lang po. Yan. Yan. Oh. San pa yung lansa dyan, di ba? Mamaya na. Yan. Oh, ito na siya, mga kautol, oh. Di ba? Malinis na. Hmm, bango. Wala na yung lansa. Okay. So, hugasan po muna natin yung ating kawali. Yeah. Ayan. Ah, lagyan na natin ng sabon. Siyempre, bagong bili niya yan at bagong bili yan ni Kadedet. Bagong bili po ni Kadedet yung ating dishwashing liquid. Maraming maraming salamat po sa nag-sponsor. Walang iba kundi si Mayor Kadedet. Yan. Ang susunod na magiging mayor ng Matepok. Ah, mayor ba? Barangay Kapitan. Wow. Oh, diba? Hugasan muna natin. Parang siguradong walang lansa ang ating lulutuin, mga kautol. Diba? Maghugas eh. Mm. 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 Diba? Mm. Hugasan natin mabuti. Pagdating talaga dito sa mga paglilinis, no, pagluluto, mga kautol, kailangan linis na linis talaga. Siyempre, nakakahiya sa mga bisita, no? At lalong-lalo na siyempre pag yung mga kapamilya mong kakain, kailangan malinis ang pagkaluto, no? At siyempre malinis din ang inyong nilulutuan, no? Inyong mga kawali, kagaya nito. Yung loob malinis pero yung labas may itim. Pasensya na po. Hindi pa. Yung loob malinis pero yung labas may itim, may uling. Yan. Pasensya na po kayo dahil lahat po ng mga abo ay naitapon na ho lahat. Naidispatsa na ni Kadede lahat. Yan. So, di ba, nalinisan na po natin, mga kautol, yung ating paglulutuan, yung ating kawali. So, ngayon, isusunod na naman po natin ang pagpiga sa ating fresh na gata na nanggaling pa po doon sa lupa ni Utong Kapanalig. Alright. Diba? Alright, mga kautol. So, yun nga po. At na-ready na po natin yung ating mga sangkap, yung ating mga pangrikado. So, yan na po yung ating panggata. Yan na po yung ating luyang dilaw. Luyang puti, sibuyas, at saka bawang. At syempre, dyan na po yung ating nahalbusan. Yung ating isdang kandule. Yan, kita nyo naman yung ating ano na yan, no? Tuwang-tuwa ako dito sa ating sangkalan na ito, mga kautol. At syempre, dito si Kadede na magbibideo sa atin. At ngayon, mga kautol, mag-start na tayo. Iluto na natin, no? Para makatikim si Kadede ng napakasarap na ginataang kandule. Alright. Buksan na natin. Okay. So, painitin muna natin yung ating mahiwagang kawali na walang hawakan. Okay. At syempre, meron tayong mantika dito. Yan ay fresh na mantika na nanggaling sa
palengke po ng kalaka. Alright. So, kukunin na po natin yung ating sandok dito. Ang ating mahiwagang sandok na nanggaling po sa SQI. Yan. Yan. Yan po pala mga kautol ha. Doon sa mga nagagalit po sa akin, doon sa ano ko, sa pa-challenge ko kay Kadede, pasensya na po kayo mga kautol. Yun po talaga ay kasama po sa trabaho namin. At syempre bago po namin gawin yun, ay pinag-usapan na po namin yung mga kautol. Pasunduan po namin yun, kaya huwag kayong magagalit kung ano mang gawin namin challenge. Pasensya na po kayo mga kautol. Yeah. Yun. Sarap tayo. Yan. Diba? So yun nga po mga kautol eh, medyo nag-aalala po ako ngayon kasi hindi ko po alam kung ano yung gagawin yung pa-challenge sa akin. Ayan. Ayan mo siya. Ayan. Okay. At syempre mainit na po yung ating kawali. Ayan. So dahil mainit na po yung ating kawali, lalagyan na po natin siya ng fresh na mantika. Okay. Alright. Ayos na yan. Yan. Takpan na natin. Ang linis ng ating ano ah. Ating tungko. Yan. So pasensya na po kayo mga kautol at hindi pa po namin nalilinisan ang puwet ng aming na kaldero. Yan. So nalagyan na po natin siya ng mantika. So kukunin na po natin yung ating mga Ricardo dito at syempre yung ating magiging videographer, walang iba kundi si Paring Kadedet. Nasa susunod na araw ay pupunta na kami ng Lipa, no? Pupunta na po kami ng Lipa mga kautol dahil kailangan na po naming maghanda, no, para po sa binyag ni Baby Harvey. So ngayon mga kautol, ilalagay na po natin itong ating luyang puti. Wow. Sumisirit-sirit. Excited na ako dito. Maluto na siya para makatikim ka na ng ating ng kanduli na yan eh. Parang laka ng muso. Ha? Parang laka ng muso. Tikman mo lang mamaya. Baka sabihin mo, pare, ang sarap pala. Ang sarap pala nitong kanduli na ito. Anong kasama? Gin. Yung mga kautol, lalagay na po natin yung luyang dilaw, syempre. Dinamihan natin yung luyang dilaw para mas lalong mawala yung lansa. At syempre, napaka-healthy nitong luyang dilaw nito mga kautol. Kita nyo naman po. Oh? Kita nyo naman po yan. Oh? Wow. Diba? Nagiging ano na siya. Dilaw. At, yellow. Syempre, ilalagay na po natin yung ating mas sustansyang bawang. Diba? Para may buo pa sibuya. Hindi, na ano na yan, na chop na yan. Diba? Ganyan lang talaga. Ganyan yung diskarte ng mga chef na ano eh, galing abroad. Ah, ganyan pala. Yan. Diba? Alright. Halu-haluin. Yan. At syempre, ilagay na rin po natin yung ating fresh na sibuyas. Diba? Alam nyo mga kautol talaga, tuwang-tuwa po ako ngayon. Alam nyo kung bakit? Dahil nga po si partner, no, si Kadeda ay sumahod na. So, natutuwa rin ako para sa kanya. No? At syempre, yun nga po, makakapag-ipon na rin siya. No? Ang sabi ko nga lang po sa kanya, magsipag lang sa pag-vlog. No? Sipag naman na. Tuloy-tuloy lang sa pag-vlog. Parang kaw. Pasensya na po kayo mga kautol kung noong mga nakarang araw ay medyo maiksi lang po yung ating vlog. No? So babawi po ako ngayon sa inyo. At abangan po ninyo yung mga susunod na kaganapan. Pag nakauwi na po dito si Utong Kapanalig, yung kanyang pag-umpisa na po ng pagpagawa ng kubo. At syempre bukas po ay kami po ni Kadeda ay mamimili na po ng mga materyales. Punta na kami ng boundary para mamili ng materyales. Tapos balak namin puntahan yung ano, yung pangdingding.
titingnan namin, pupunta ho kami ng Taal. Yan. Sa kaya maganda pa baba yun? Ha? 3 hours na yun. Maganap tayo ng pwesto. Maganda. Doon na, sa ano? Oo, oh, habilin kaya natin doon sa tiyahin yun. Diba? Wow. Parang nangalay na ako sa kahalo. Oo nga, kanina ka pa eh. Oo, oh, diba? So okay na yan mga kautol. Lagay na po natin yung ating... Amuyin mo, kung malansa pa. Hindi na, diba? Wala nang lansa yan. Oh, okay. Kita nyo mga kautol, oh. Dalo na yung mamaya. Wala nang lansa yan. Oh, yan. Wow. At inilagay na nga niya ang kanduli. Kita nyo mga kautol, oh. Oh. Diba? Hmm. At sinaluhalo. Diba? Nagiging kulay dilaw na rin ang ating kanduli. Hmm. Madiskarte dyan mga kautol. Saan pa yung lansa niyan? Natanggal yung lansa. Kita mo pati tinik dyan mamaya makakainin. Joke na. At syempre, saan ko nilagay? Ang? Ang ating... Laurel? Hindi. Op! Ano ano kaya ang hinahanap? Ano kaya? Abangan ninyo kung anong hinahanap. Ito ano yan? Ah, suwete. Hindi, suwete yan. Ano yan? Paminta. Ah, paminta. At syempre, lalagyan natin ang... Ay, hindi pala. Siligyan ko pala ito. Yon. Pasensya na po kayo mga kautol dahil hindi ko pa na isalin itong ating paminta dun sa ating lalagyan. So lalagyan na po natin siya ng paminta. Ngayon shoutout po kay Ate Gina sa kanyang napakabango paminta. Yun. Diba? Okay, tama na yan. Baka masubrahan. Lasa na paminta na yan mamaya. Dito, sasalin ko na yan mamaya. Ha? Sasalin ko na yan sa lalagyan. Okay, so ilalagay ko na siya dito. At siyempre, lalagyan na rin po natin siya ng pampalasa. Walang iba, kundi si Magic. Okay. Asin. At siyempre, si Magic, asin. Ah, so, kakanti yung asin natin dito na kabilo. Oo. Oh. Naku, nakalimutan ko palang bumili ng asin. Okay. Sa taas, ano yan? Diba? So, ngayon, haaluin natin siya. Halo-halo lang. Diba? Mm. Okay. Yan. Oh. Yan, mga kautol. At syempre, lalagyan natin siya ng chili flakes. Yung pampaanghang. Mas masarap kasi pag manghang, diba? Oo. Kaya, ginatan yan eh. Ilagay na natin lahat. Ano, pakakain pa, hindi na? Eh, syempre, masarap yan. O, oh, diba? Tingnan nyo naman po, oh. Ang ganda ng kulay, diba? Mm-hmm. Hindi na dilaw, pula na. At ngayon, nahaluin na natin siya, mga kautol. Oh, natatakam na ako. Parang gusto ko nang kainin. Gusto ko. Joke lang po. Syempre, lulutuin muna natin yan. Yan. Diba? Wow. At ngayon ay nalagyan na po natin siya ng sabaw. Yan nga mga kautol, namumula-mula na yung ating niluluto. At syempre lagyan muna natin ng konting sabaw mga kautol. Yun. Hanggang sa lumambot. Okay. Diba? At ngayon ang gagawin ko dyan, mga kautol, ay syempre, haluin ko siya ulit. Ayan. Hanggang sa mag-mix siya. At, lalagyan ko na siya ng takip. At atin na po siyang palalambutin. At pag malambot na po siya, at kumunti na yung kanyang sabaw, medyo naiga na siya, tsaka natin ilalagay yung ating fresh na gata. Alright. Alright, yun po mga kautol. So, pagkalipas po ng 5 oras,
wala pa po palang 5 oras. So yan na po yung ating fresh na kandule. Maraming salamat po kay paring Kanoy TV. So yan na po siya, mga kautol, oh. Wow, haluin muna natin siya. Diba? Wow, sarap niya, mga kautol, oh. At ngayon ilalagay na po natin yung ating fresh na gata. Yan na po siya. Yan, lalagay na po natin dito sa ating kandule. Wow! Diba? Okay! Nakita nyo naman po yung mga kautol. So, syempre, ang pagkaluto niyan ay yung palagatik, mga kautol. No? Yung tuyong-tuyo na siya. No? Yung paiga. Yan. So, tatakpan muna natin siya. Hayaan muna natin siyang kumulo. Yan! Alright, mga kautol. So, yun nga po. Titingnan na po natin yung ating niluluto. Wow! So, yan na po siya, mga kautol. Wow! Kunting-kunti na lang. No? So, kailangan paigahan natin siya. Haluin muna natin siya. Yun. Yan. Kunti na lang. Ang bango. Sarap nito, mga kautol. Pwedeng pang ulam. At syempre, pwede rin siyang pampulutan. Yan, oh. Ang bango. Ang bango. Takpan muna natin siya. Ay, huwag na pala. Huwag na nating takpan. Okay na yan. Hanggang sa matuyo. Yan. Alright, mga kautol. So, pagkalipas ng ilang oras lang, no? So, titingnan na natin kung talagang luto na yung ating nilulutong ginataang kandule. Ay, meron na palang kutsara si Kadede. So, syempre, ang una nating patitikimin ay walang iba kundi si Kadede. Yan, gusto kong matikman mo yan, pre. Parang bango. At naka na, syempre. Gusto kong matikman mo yan. Yan. Wow. Sabi ko sa'yo, tikman mo yan. Pag hindi ka kumain, iwan ko lang. Adubong... Sabi ko sa'yo, parang manok na ginataan na. Sabi ko sa'yo, masarap yan. Oh. At tikman niya natin, mga kautol. Oh. Huh? Walang prank yan, talagang masarap yan. Samoy pa lamang yung parang masarap na eh. Diba? Sana yung lansa. Masarap nga. Sabi sa'yo eh. Kita niyo naman po yung mga kautol. So okay na yan. Huwag na natin pakapatuyuin kasi masarap yung sarsa eh. Oo. Masarap yung sabaw, patay na natin. Patay na natin. Sige, patay nuna. At syempre, bibili na rin tayo ng gin. Yun, mga kautol. Talaga. Yun po. Perfect. Yan, mga kautol. Oh. Yan, ang sarap. Ang sarap talaga. Perfect. Yan. So, yun po, mga kautol. No? Magsasalang lang po kami ng kanin kasi hindi pa po kami nakapagsaing. So, yun po, mga kautol. Pwede nyo pong gayahin, no? Yung aking pagluto nitong ating isdang kandule. So, napakasarap po siya. Pag ginataan, no? Basta linisin mo lang siya ng maigi, no? Tapos, ang ginawa ko nga po yung hinalbusan ko siya. So talagang sarap. Wala yung nawala talaga yung lansa, mga kautol. Bango ng kamoy. Tapos napakabango nung nanunuot yung gata, tapos yung lasa ng luyang dilaw. Napakasarap. Pwede niyo po siyang gayahin, no? Pwede po niyo siyang lutuin diyan sa inyong mga tahanan. Tapos, yan. So tapos si sili, nasa bitya-bitya lang muna. Yan, masarap lalo pag nilagyan mo siya ng sili, mga kautol. So, try po ninyo. Talagang hindi po ako mapapahiya dito sa aking niluto na ito, mga kautol. Yan. So, maraming salamat sa ating napakagandang sangkalan. So, ito po ay kahoy, magic sangkalan, no? Na sampalok po yan, mga kautol. Doon po sa mga nagtatanong, ito po ay puno po ng, kahoy po ng sampalok. Kaya napakatibay. Alright, mga kautol, yun nga po't naluto na yung sinaing ni Kadede na muntika na masunog. Yan. So ito na po yung ating niluto. Wow, sarap. Okay daw. Hindi ah. Hindi sunog-sunog ba? Hindi naman. Ano ka ba? Umisirog eh. Kala mo lang yan. Pero masarap yan. Yan. Kain tayo, mga kautol. Okay, tira natin ito. Baka matira pa ng iba. Kaya nga. Ah. Diba?
Di ba pala tayong inumin? Meron na. Ha? Alam mo na. Yan, kain po tayo mga kautol. Wow. Lemon. Meron pa dyan. Nagpapagri po. Sarap. Maraming salamat kay paring Kanoy TV. Shout out sa'yo pare. Malinamnam. Tamang-tama lang yung anghang pre, no? Kalbusan sa luya. Para wala ang lasa. Kain na rin po kayo dyan, mga kautol. Hindi ko akalain na ganito pala siya kasarap. Mauulit pa. Parang gusto kong magluto ulit bukas. Meron pa ba? Dalawa. At syempre, nagpaparamdam na naman po si Ulan. Kaya kailangan natin bilisan. Joke lang. Dahit naman ako. Tapos may tubig pang malamig. Wow. Harap. Alright mga kautol, so yun nga po, nakatapos na po kaming kumain ni Kadede. So yun po, gusto ko lang pong i-shoutout si Paring Kanoy TV. Naku po, andyan na yung ulan. Maraming maraming salamat sa iyong binigay na isda, no, Paring Kanoy. Yun, yun po mga kautol, so bago po tayo magpaalam, no, gusto ko lang po mag-shoutout muna ng ating mga minamahal na mga subscribers na patuloy pong sumusuporta po sa ating sa aking YouTube channel at syempre ganun rin po sa amin dito sa Team Kapanalig. Yon, gusto ko lang po i-shout out si Ma'am Mofan Fitness. Yan, shout out po sa iyo Ma'am Mofan. Yan, mag-ingat ka palagi dyan. Yan, at syempre si Ma'am Momfa TV, shout out po kay Pipe Man ng Hawaii, shout out po kay Adimos Official, shout out kay Michelle Jumamoy, shout out po kay Elgen de Guzman Vlog, shout out po. Yan, bigay pa ako, sorry. Kay Elgen de Guzman. Kay Jeff, shout out. Yan, maraming salamat sa inyong suporta. Kay Reniel Bailon, shout out. Kay Eric Mendoza, shout out po. At syempre kay Sir Michael Kiambao, shout out po. Kay Ma'am Ophelia Vergara, shout out po. Kay Ma'am Mierna Atienza, shout out po. Kay Making My Own, shout out. Kay Sir Emmanuel Dan Sampaga, shout out po. Kay Okin, shout out. Kay Sir Sojob TV, shout out po. Toy Asplico Firma, shout out. Demsants, shout out po. Yan. Kay Demsants. Ayun si bro, kabro ko pala ito. Sa GCBO Guardians Community Builder Builders Organization. Yan po sa Iloilo. Shout out po sa inyong lahat. At syempre kay Sir Alan Ala, shout out. Papa Elmer TV, shout out po. Kay Sir Narciso de la Cruz, shout out. Kay Rene Jan Santa Teresa, shout out po. Kay Sir Thomas Samson, shout out. Helen Napomusino Narud, shout out po. Kay Sir Ariel Gangat, shout out. Kay Alfie Amigo, shout out. Yan. Kay Danilo Vivet, shout out po. Kay Sir Julieto Estubo, shout out. At kay Paring Kanoy TV, shout out. Kay Francis Official, shout out rin po. At syempre ganun rin po kay Sir Dexter Barrera. Kay F-Shot, yan, shout out F-Shot. Kay Fernando Atienza, yan, shout out po kay Sir Fernando Atienza. Kay Bok
Bokni380, shout out po. Nyokski Channel, shout out. Teresa Lopez, shout out po. Cruz Tagam, shout out. Kaya Jamat Kub personal vlogs, tama? Jamat Kub personal vlog, shout out. Jates O, shout out. Tinaloy 0210, shout out. Ronald Yel, shout out. Jody Gera, Jody Gera, shout out po. Yon, mga kautol, na-shout out na po natin yung ating ibang mga minamahal na mga supporters po. Maraming maraming salamat po. At syempre, gusto ko lang po ulit i-congratulate si Kadede, no, dahil nakasahod na nga po si Kadede. At syempre, gusto ko rin po magpasalamat po sa inyong lahat, no, sa solid na supporters po ng Team Kapanalig, at sa lahat po ng mga sumusuporta po dito po sa aming mga YouTube channel, no. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yun po, mga kautol, at dito ko na lang po pinuputol yung aking vlog ngayong gabi, no. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang dito po sa dulo ng aking video, no. Gusto ko lang po magpasalamat po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, ganun rin po sa ating mga kababayan, mga OFW. Yon, mag-iingat po kayo palagi kahit sa ang sulok, kahit sa ang sulok man po kayo ng mundo. At syempre, ganun rin po sa ating mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta po sa aking YouTube channel. At syempre, sa amin lahat po dito sa Team Kapanalig. At hanggang dito na lang po, no, yung aking vlog, mga kautol. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.